nasa bahay tayo, hindi naman tumitigil yung ating mga isip kung ano yung mga paraan na magagawa natin para sa ating kaperahan at sa mga negosyo. So, nakakapagmumuni tayo. So, sa pagmumuni-muni natin, ano ba yung mga leksyon o business lessons during this COVID-19 crisis natin? So, yun niya, habang nasa bahay, di pinag-iisip-isipan natin ano-ano ba yung mga lessons na natutuhan natin, no? Na kasi kahit anong gawin, hindi tayo handa. Lahat tayo hindi handa sa ganitong pandemic. So, ito yung mga lessons. Isa, unang natutunan natin at na naisip ko na kailangan talaga yung mag-diversify tayo ng mga products and services. So, kung may mga negosyo tayo, maliliit man o malalaki, siguro hindi enough na magpo-focus tayo sa isang negosyo lang o sa isang produkto lamang. So, for example, nakikita naman natin ngayon, may mga negosyong namatay at mayroong mga negosyo na mas lumakas, di ba? So, for example, nakikita natin na yung dati ay naghahatid lang ng mga pasahero. Like, for example, na yung nag-aangkas lang, pero yung iba dyan, nag-convert na. Nagde-deliver na ng pagkain, nagde-deliver na ng mga goods. Kasi, so, nandun pa rin siya sa same line of business, pero dapat meron tayong flexibility na, kung hindi pwede, pwede pala yung ganito na negosyo. At yan ay dapat, bago pa lamang magkaroon ng crisis, ay na-anticipate na natin. So, for example, kami rin sa mga sa financing, no, marami rin klase ng produkto ang pagpapautang. Halimbawa, may mga pinapautang kami na, for example, yung mga pensyonado or yung may mga sweldo na nakukolekta na namin diretso yung kanilang mga yung mga bayad nila sa pagpapautang. Ngayon, meron din akong in-introduce na yung pautang namin sa maliliit na negosyante kung saan nangongolekta kami ng diretso, yung direkta, no, sa araw-araw. So, imagine na lang na kung lahat ng aming negosyo o ang lahat ng aming pagpapautang ay dun lamang sa kinokolekta mo ng diretso, no, yung hindi yung direct ang collection ay nasa... Kasi ang ginagawa namin, meron na kaming POS machine, ipinapasok na dun yung collection. So, nagagawa namin dito sa bahay. Samantalang yung pupunta ka pa sa palengke, wala talaga kaming collection. So, kung nangyari na isang product ang namin sa pagpapautang, then mamamatay na kami. Kasi wala na kaming makukuha ang collection. So, ganun din siguro yung tayo, no? So, for example, ang negosyo mo ay sa mall. Ang negosyo mo ay sa mall lang at wala kang ibang branches, di ba? Kahit na grocery ka, pero kung doon ka sa pinaka, ang location mo na sa pinakagitna, nagsarado yung mall, then sarado ka. So, tingnan mo rin yon. So, kailangan, titingnan talaga natin kung ano yung mga negosyo natin at pagkakakitaan. Ganon din naman sa ano, pag nagbibigay tayo ng services, ano yung mga services na pwede nating ibigay personally at ano yung mga services na pwede nating ibigay kahit nasa bahay lamang tayo. Kaya nga, ang kagandahan, di ba, dito sa ating internet age na karamihan ng mga servisyo ay naibibigay na online. So, yung mga online services, mas dumami ngayon, mas lumakas, pero yung mga services na kailangan tayong personal na nandun, yun yung mga wala. So, kailangan nga, matututunan din natin yun. So, yun ang unang lesson. O, yung pangalawa, yung tinatawag nating liquidity to support operations, kailangan yung liquid tayo, meron tayong cash na para sa 3 hanggang 6 na buwan. Lagi kong sinasabi yung 3 hanggang 6 na buwan, pero sa ngayon, hindi natin sigurado kung hanggang 6 na buwan lamang pala ito. Pero at least sa ngayon, kung meron kang hinandang ganyan, naroon pa lang tayo sa unang buwan, medyo mahaba-haba pa yung PC natin. Yung tinatawag na PC. Hindi lahat ng ating assets ay ilalagay natin dun sa mga, for example, investments. Hindi lahat dun sa mga long term. Kailangan may kombinasyon niya na may short term, may medium term, at saka may long term. Para pag nagkaroon ka ng pangangailangan, then you're liquid enough para matugunan mo yung mga emergency na katulad nito.